Hey, what's up, mga kalintik, pero legend. Welcome to my channel, and for today's video, I am flexing 14 important persons in So, yung mga taong ito, sila yung top 13 sa friends list ko. Continuation lang to nung dating video, and hindi ko na sasabihin, ipapaliwanag, ipaglalaban noong kantin kung bakit sila yung nasa top 13. Kasi they are all my best friends, close friends, true friends, in short, they are my super friends. Ang naiba lang po dito is, ipa-flash ko po sa video yung mga sinasabi ng kamukha ng artista. Kasi po, nag-chat po ako kagabi at tinanong ko kung sino yung mga kamukha nilang artista. Pero hindi ko sinabi na ipa-vlog ko. Then, pangalawa, sasabihin ko kung tutupahin o jujuwain ko. And pangatlo, sasabihin ko kung pwede niya ba silang i-date kung wala man kayong date sa'yo, February 13. Gaya po ng dati, bubunutin lang din natin dito, ranking, para malaman din kung sino yung top 13 to top 1, para it's a tie, para walang gadaya. And hahawakan ko na yung camera kasi yung pangit pag nakalagay dyan. Top 13 natin ay sinasabi niyang kamukha niya daw si Julia Barreto. Si Julia Barreto ang kamukha ito. Kung jujuwain o tutropahin ko yung kaibigan ng kamukha ni Julia Barreto, babayaran ko muna siya sa mga naitulong ng kalokohan. Tapos sisingilin ko siya sa mga utang niya. Hoy, magbayad ka na. Itong si Julia Barreto, hindi na ito siya pwede i-date sa February 14 kasi may jowa na siya, sundalo at baka barilin kayo. Top 12 natin ng kaibigan ay kamukha niya daw si Kim Chu. Si Kim Chu yung kamukha niya. So, kung jojowain or tutrapahin, gusto ko siya maging workmate si Kim Chu. Utusan ko siya mag-plaster, mag-ayos ng mga dextrose, ganun. Itong si Kim Chu na kaibigan ko, pwede ko siyang i-recommend, pwede niya siyang i-date sa February 14 kasi feeling ko LDR sila ng kanyang jowa. So, nasa Davao po siya ngayon. The top 11 ay kamukha niya daw si Sarah Hieronimo. Itong kaibigan ko na kamukha niya daw si Sarah Hieronimo. Ibubugaw ko ito. Hindi ko siya jujuwa, hindi ko rin tutropahin. Ibubugaw ko siya kasi sobrang dry na nito. And dahil ibubugaw ko siya, pwede na siya jujuwa date sa February 14 dahil juwang-juwa na ito eh. Itong si Ate Meds. The top 10 ko na kaibigan, kamukha niya daw si... Sinamot nun, natatama ako. Mahirap buksan. Kamukha niya daw si Catherine Bernardo. Ang kaibigan ko ito si Catherine Bernardo. Kung jujuwahin or tutropahin ko itong kaibigan kong kamukha niya si Catherine Bernardo, hindi ko jujuwahin. Hindi ko rin tutropahin. Gagawin ko siyang utusan. Gusto ko siya maging katulong sa bahay. Kasi alam niya, kinasal kasi siya pero hindi ko alam. Siguro hindi siya proud. And siguro yun yung essence ng pagiging pitch friends namin. Hanggang ikasal na traidoran pa rin. And so syempre kinasal na siya, so huwag nyo na lang, hindi siya pwedeng i-date sa February 14. So ang top 9 ko super friends ay kamukha niya daw si Angel Locsin. And kung tatanungin mo kung jujuwa ito trabahin ko itong si Angel Locsin na kaibigan ko, ibibenta ko siya sa mga Arabo. Ini-recommend ko dito siya na i-date mo sa February 14 kasi single lang dito siya pero sa mga mukhang Arabo lang. Ang top 8 natin ay sinasabi niya ang kamukha niya daw si si Jody Santa Maria. So ito si Jody Santa Maria, may edad na. So kung Jojo Weiner tutrapahin, gagawin ko siyang nanay. Kasi ito yung kaibigan ko na sobrang caring. Kung hindi ayaw niya maging nanay, pwede siyang lola. So, nire-recommend ko rin to siya na i-date niya sa 14 bilang sugar mommy ninyo. At kung gusto niyo mag-asawa ng matanda.
top 7 ay ang sabi niya daw is kamukha niya si Lance. Bakit ka tenga? Natatawa ako kasi. Kamukha niya daw si Nadine Lustre. Wait, totoo yan na, ginubunot ko. Tignan niyo, oh. So, kamukha niya daw si Nadine Lustre. So, ito si Nadine Lustre. Jojowa kayo na, or tutrabahin ang kaibigan kung kamukha ni Nadine Lustre. Hindi, kakainin ko to. Kasi po, seriously, ang sarap niya po kasing kasama, and bakit top 7 lang siya? And hindi nila to siya pwedeng i-date sa Feb 14 kasi kakainin ko nga kasi mabait siya. Ay, masarap siyang kasama. Kasi po, may asawa na siya, and may anak na, and congrats, sana all bagong RN. In the top 6, bakit kasi hinahawakan ko kapangit kasi ng lightning pag hindi ko hinahawakan. Pero ang top 6 ay kamukha niya daw si Tony Gonzaga. At kung tutrabahin o dojuhain ko si Tony Gonzaga, siguro kung ibalik sa taong 2016, inong college days, siyempre dojuhain ko to kasi ano, she is my dalagang bukid. Hindi na to siya pwedeng i-date sa February 14 eh, kasi ano, anak. Hi, dalagang bukid. Thank you sa pagbili ng libro. At ang top 5 po natin sa listahan ay ang sabi niya po ay kamukha niya si Kylie Padilla. So, ang kaibigan ko itong sinasabi niya ang kamukha niya si Kylie Padilla. Hindi ko siya jojoain, hindi ko rin siya tutrapahin, kundi sisiraan ko muna siya kasi hindi pa kami nag-away nito. Sa Feb 14, ang handa po kayo nang may mag-trash talk sa inyo, mag-real talk sa inyo, pwede nyo po siyang ano, i-date. Nasa hospital na po niya. So, top 4 ay si... Oh my gosh. Kamukha niya daw si Rian Ramos. Itong si Rian Ramos talaga. Favorite ko ito na si Four Friends. Favorite friends na si Four Friends pa. Jojoahin or tutrapahin si kaibigan kung kamukha daw si Rian Ramos. Wait lang. Gusto ko siyang maging ano, i-hide. Gusto ko siyang maging boss. Yung boss. Sinong ano, ganyan. Gusto ko siyang maging boss. Kasi idol ko to siya masyado eh. Itong si Rian Ramos, yung kaibigan ko, idol ko to siya masyado. Ito yung kaibigan ko na gusto ko talagang i-recommend na i-date sa 514. Na, kasi po, nagsasawa na siya sa Tinder at sa mga security guard. Joke lang. Hindi ko alam kung may joke na to, pero kailangan na siyang i-date. Nasa hospital lang to siya. Please lang po i-date, please lang. Please lang po paki-date po tong kaibigan kung kamukha niya daw si Rian Ramos. Ang top 3 ko na kaibigan ay si kamukha niya daw si AJ Rabal. At dahil kamukha niya daw si AJ Rabal, dadasalan ko siya. Na sana makapasa ka sa boarding house. Makapasa ka sa boarding exam ate kasi sobrang bait mo. May anak na to siya din, bakong kasal lang din. Pero i-recommend ko pa rin na din kamukha niya daw si AJ Rabal. Palaban ito. Kaya i-date niyo po sa Feb 14 to si ate. Nasa ano lang po siya, nasa Davao. Lagi nakabana ako. Sino yung top 2? May top 2 pero tatlo pa yung items. So, oh my god, sinuwala na ako maisip, parang nabunod ko na lahat. So ang top 2 ko na kaibigan ay si... Wait lang, wala talaga tong daya. Oh my god, na sino to? Kinakabano. Kamukha niya daw si Liza Soberano. Dahil kamukha niya si Liza Soberano, hindi ko siya jojowain. At dahil kamukha niya si Liza Soberano, hindi ko siya tatrapahin. Aasawahin ko. Very recommended ito na i-date niyo sa 514 kasi she is nag-iisa lang sa ibang bansa and pwede niyo siyang puntahan doon and i-date niyo siya. Stay safe sa ibang bansa. Ingat always and can't wait to see you soon. Atensya na po sa Cortina kasi po mahirap lang po kami at kailangan ko mag-vlog. Kahit walang viewers. And the top 2 in my friends list. Ay, top 1. Ano? Top 1 na pala. And the top 1 is si... Oh my god, sino to? Oh my god, sino yung top 1? Kamukha niya daw si Aliza Valdez. Dahil kamukha niya si Aliza Valdez, dijawain or dotropahin ko itong top 1 ito eh. Top 1, so
ano, lalasingin ko siya tapos sasamakalin ko siya. Para maging matino. Ito yung pinakamatagal ko nang hindi nakikita ng kaibigan. Very recommended ito siya na i-date sa Feb 14 kasi parang may kalasingan kayo. At ang top 0, opa may top 0 po. Diba sabi ko sa inyo, top 14 super friends. Pero nagsimula tayo ng top 13. At ang super 0, hindi ko alam bakit siya yung top 0. Ang top 0 ay si, kamukha niya daw si Hurt Evangelista. Oh my gosh. So jujuwain or tutrupahin. Ito yung tutrupahin ko kasi ayaw kong masuntok ako. Ayaw kong mabugbog ako. Nanantukas ito. Siya yung, bakit siya yung top 1? Siya po recommended sa Feb 14 na i-date kasi may jowa na po siya. Yun po. Kamukha niya daw si Hurt Evangelista at siya yung top 0. So hanggang doon lang po yung ating vlog ngayon. At tignan niyo po kung sino yung top 0. So wala po talagang daya yan. Kaya don't forget to subscribe and press the bell button.